usap. Gagawa tayo ng center or yung flaps. Ano ba tawag dito? Sa yun dito. Yung wings. Yan, yung center wing. Baling gagawin nyo is, kung titignan nyo is, ang nasulat nya is, naka 2412. Ang search nyo yung naka 2412. Click nyo to. Pag-click nyo yan, copy. Copy nyo lang. Tapos punta kayo sa Excel. Nakapark. Ba't ganun? Excel. Tapos copy nyo. Ang gagawin nyo dyan is click nyo yung A. And then punta kayo sa data. Text to column. Next. Space. Pinutin nyo yung kailangan yung space. Ayan, medyo na wala. I-align nyo lang. Tapos lagyan nyo ng 0. Para sa Z na ano. Tapos usog nyo. Tapos dagdagan natin ang decimal. Para maging lalong naging specific siya ganun. Tapos isa-save nyo. Save this PC. Tapos happy nyo lang kung saan nyo gusto. Tapos kailangan save as text. Naka ayun, meron na kasi ako. Tapos tapos ang gagawin nyo is punta kayo sa may create nyo. Ang gagawin nyo is exit sketch. Tapos naka IPS. Pero depende naman. Mababago din naman nyo yan. Tapos punta kayo sa insert. Curve, tas through XYZ, browse, tas click nyo yung, click nyo tong text file, tas tong sinave nyo kanina, open, okay, once na okay nyo, is click nyo yung convert entities, click nyo muna yung line, then convert entities. Okay, ayaw. Front plane muna. Curve. Tapos click nyo to. Convert entities. Tapos hide nyo yung curve. Pero hindi naman. Tapos click nyo yung... Click nyo to. Alisin nyo yung relationship kasi hindi nyo mababago yan. Once na alis nyo, is i-go kayo ng center line. Click nyo yung taas. Then click nyo yung baba dito. Tapos hintayin nyo siya mag-tangent. Ayan. Once na tangent nyo, click nyo yung dalawang center line perpendicular. At mababago nyo na siya. Close nyo na lang to. And meron na kayong airfoil, di ba? Save nyo lang siya. Receive. Save nyo siya. Main tools. Blocks. Tas save.
Save natin as naka and once aminaka na kayo, susukatin naman natin to. Eto, gawa tayo ng sketch from front plane, center line. And from here hanggang sa mag-curve siya. Dito. Okay na ang center line. Yung pinakagitna nito kailangan sukatin niyo. Dito lang pala. Doon sa may para may sukat tayo. Ay, hindi ito tama. Kailangan dito talaga. Tausog na natin. And once na tumama dito, ga ulit na ako center line. Tapos pindutin nyo ito. Para ma-define yung angle nung pag-taas niya. Gets. Define niyo to. Then yung sukat. Once may sukat na kayo, is pwede na kayong gumawa ng may offset na kayo. Punta kayo dito. Tapos show nyo yung front. Tama ba? Front plane. Show. Tapos exit. Sige, okay na another plane para dun sa dun sa isa. Naka-offset siya ng 23.12. Tama ba? Ay, hindi. Ayaw mabuksan. Wait, pause ko muna.
Okay, hindi mo pala siya mabubuksan lang. Para may ginagawa ka sa isa, kaya kailangan mong X yun. Dimension niya yung pinakalayo. Okay lang yan. merong 100.67. Naka-offset siya ng 100.67. Okay ng plane. Click nyo to, tas offset. Ng 100.67. Ayun, napakalayo. And then, ito nga pala yung airfoil na ginawa nyo kanina is hindi naman sukat dun sa mismong pinaggagayahin nyo, kaya adjust nyo siya. Punta kayo dito. One plane sketch. Exit para ma-click nyo yung ayan, para ma-click niyo yung isa niyong ginagawa. Ang laki ng airfoil is etong suwat na to. Suwatin natin siya. And 64.54. Bali, dimension siya natin ng 64.54. So yun. Afternoon is parang copy na lang ata. After nun is punta kayo sa my plane 1. Edit features pa yun. Sketch. Sketch. Tapos lagayin nyo si tools. Lagayin nyo si name nyo kanina. Na airfoil ayun na liit. Okay, tas palakihin na lang natin. Hindi. Edit natin siya. Edit sketch. Smart dimension. Ah,
Ang sukat din niya ay yung kabila. 64.54. And afternoon is babayin lang natin to. Oh, pork. Nagulo. Click natin exit sketch, click natin to. Tapos click natin yung mataas na line dito. Collinear. Okay. Di ba may ginawa tayong offset na para tumagilid siya. Meron siya na 1.8. So, punta kayo lang dito. Pero gitna pala natin to. Naku, nawala. Ayan, nilagay ko lang siya sa origin para mas okay. Ang gagawin natin is kunin natin ganun. Kunin natin yung dimension nitong 2 na ito. Bali, maghanap na lang kayo na. Ito, dito mas madali. Dimension natin sila. Edit natin tong si Sketch 7. And then eto.
May matunog na tunog si Mang Inasal Boy. Dapat medyo nakataas siya. Edit natin. Mali. Okay, para ma-define natin. Mali kasi yung yeah, nagkaganon. Ayan. So, goods na. Sana nususundan nyo, ano? Kailangan niya lang gumawa ng copy nito sa front plane at saka dun sa isang plane na yun. At ang gagawin natin is pero dapat na offset siya. Gets yun naman. Kung wala kayo mag-gets, ay kung hindi nyo pala nag-gets is comment lang kayo dyan. Afternoon is gagawa tayo ng lo-loaf na natin to eh. Madali na.
Pag na-loaf natin is yun na yun. Medyo komplikado lang pag nagkakaproblema, pero nasosolve naman. Bali gagawa tayo ng plane dito para makapag-drawing tayo ng pag-anon. Kundi na imagine is pag-anon. Bali exit nyo muna. At gagawa tayo ng plane. Click nyo tong plane na to and then click nyo tong plane na to. Tapos si third reference is yun, gagawa tayo ng parang plane din ang dalawa. Okay, paano ba yan? Ayan. Click niyo yung line. Wait lang, tumatawag. Back to the ball game. Ayan, exit sketch nyo. Pindutin nyo yung vertical line. Vertical center line. So, yan. Click nyo yung play na to and then mag-sketch kayo. Space nyo lang yun. Drag kayo ng line. Center din. O, line. Kailangan nyo muna ng dimension. So, 23.12. Tapos, aangat. So ito yung mababa. Ito yung part na mababa, yung front plane ang mababa. Kaya siya yung sa kanya magsisimula yung 23.12. So, click mo lang yung hanapin mo yung dulo. And vertical 23.12. And then, pagka-click mo doon is hanapin mo yung right. So, yan. Meron na tayong paangat na ganun. Define na lang natin. Tapos yung line na to is ayun, sakto, di ba? Delete na lang natin. Angit eh. Tapos yung likod. Punta kayo sa plane, tapos sketch. Exit, tas sketch para panibagong sketch kasi pag nagsama hindi siya malo-loaf ng maayos. So yan, line, tas click na to
Naku, pork. Ayaw niya. So, gagawin ng plain. Na kasing size na ito. Ano ba size na ito? 64.54. So, gagawin ng plain. Exit sketch. Click niyo yung features. Plain. Ay na 63.4. Ah, 64 plain. Yan. After nun is gawa ka ng straight line. Ano ba? Yung likod niya is nakataas. So, kung ipapa-straight line ko yan. Same lang dapat. Aba, same lang. And after nun is define na natin. Gawin na same lang. Pero depende sa inyo kung gusto niyo ng straight na likod. 23.12. Ayan, loaf na natin. Exit sketch nyo. Tapos click nyo yung eto, tapos eto. And then click nyo yung guideline curves na ginawa nyo kanina. Boom. Ah, di wow. Afternoon is mirror nyo na lang para sa kabila. Kasi ginawa natin yung part ng left. Ito ata yung nagawa natin. Basta click nyo siya dun sa may pinakamababa. So kung titignan nyo naman. Ito yung mataas, ito yung mababa. So gagawin natin is mirror. Click nyo to. Tapos mirror. I know I'm not easy. I drag you out your mind, and there are days.
ways I hate you, but baby, you're still mine. After yun, exit sketch, hindi pala dot dito sa mirror entities. Kaklik nyo si features. Tapos may linear pattern, mirror. Click nyo to. So, ayan. Hide nyo lang itong si plane 2 tsaka si plane 3 tsaka si brown plane. Don't show this plane 1. Tapos may nakita kong sukat dito. So, ayan. Ano si mong inasal na to eh? Ayan. Meron na kayong gitna.